Yes po, ang IATF kasi po every 15 days nagre-reclassify sila ng status ng COVID cases. Every 15 days po 'yan. Hindi lang naman po sila nag-announce na yung resolution number 60. Meron po sila mga previous resolutions. Every 15 days po meron sila niyan. Kaya lang, medyo na-magnify lang itong resolution number 60 na IATF dahil nga tumataas talaga ang COVID case natin. Ang reality niyan is, hindi naman talaga po kita na naaalis sa ano, alert level 1. Okay, so alert level 1 is, iyon na yan po, so lowest alert tabi, Doc Stella? That is the lowest alert sa COVID and the highest is alert level 5. Yan, oo. Kahit makita dyan, nahahali pa, puun-puun kang pandek. Kasi gwapa po kitang mga cases every now and then. Yung vaccination natin, medyo ano pa, medyo day pa, dakul pang day na bubooster. Yan, oo. May naunang bitang ka, Doc Stella, kaso bago na naglalangkaw ang cases. What would be the reason tabi, Doc, sa pag-adal nindo? Over. Actually, nag-start pong medyo nagtataas ang cases ta noong April 6. Kasi yung mga previous days, previous months, halos mga 0-0 na po. Igwa man mga aldaw na may saro, may pero most of the time, 0 kita from January to February, March. Ngayon, noong April 6, medyo nagsimula sa 4, din yung sumunod na tumataas po. And it started from a hospital, sa hospital ko tabi ITS. Kasi siguro may mga respiratory symptoms yung mga patients, then parang automatic na nindayan na tinetest for PCR. Then nagkataon po may mga positive, then syempre po nag-contact tracing naman sila yung mga exposed dun sa positive patient, positive COVID na patient, i-test naman for RT-PCR. And it turned out na mga positive po siya. Kaya nagdakul po, nagpo naman po na, saka na, naaraman ta po na yung mga exposed naman dun sa mga nag-positive na mga bantay o kaya healthcare workers, yung mga contacts naman nila outside the hospital, tig-test po yon and igwa pong mga na-identify na mga positive. Okay, so kumbaga, this story still goes on, tabi, Doc Stella, no? Kumbaga, ang sinasabi ko, dahil pa nakahali si COVID. Yaon pa talaga yan, perne. Kaya lang, medyo kasi iba na ang presentation ngayon, ang mga dati pag COVID, kaya mo talagang, may mamamatian ka ngayon na dati-dati may mamamatian ka talagang, ba? Tumunyan kasi ang mga na-identify na may COVID, yung hindi hospital bed yan. Mga simple flu lang kasi. Kaya yung iba din nagpapatest, akala nila simple flu lang. Nagre-resolve eventually after ilang days. Mm-hmm. So ano yan, can we classify it tabi, Doc Stella, na naginang kampante lugod, complacent ang publiko, over? Hindi, kaya nga po, ayan ang data pa man po hinahali baga ang minimum health standards, yaon pa rin ang programa ta sa COVID, yaon pa rin, igwa pa rin kitang mga quarantine facilities na nakapantay. Today pa man po baga kita pigdi-declare na out sa pandemic. Kaya lang, medyo nagtaas, kaya kami po sa health sectors, kaipuhan may makiuron sa public na ibaliktas. So dati tang ginigibo yung minimum health protocols, yung kasi dahil na po bagang niya naggagamit yan, kay mask. Bihira na nga yan, mas dakul nung nakikiling kung daing nagmamask, isa nagmamask. Pero po yan, na yan, siguro kahit po ang tarin pong balik, lalo na po itong mga immunocompromised individuals, yung mga pregnant, yung mga senior, tinda po ang vulnerable. And saro pa po, we are still inviting those who dahil pa nagpapas booster, magpa-booster na po. Kasi we have the vaccines, available po ang mga vaccines ta niyan. And those naman na wala talaga ki mga bakuna pa, kahit maski po itong primary doses, ini-encourage mo magpa-booster, ay magpa-vaccinate na po sinda. Opo. Diyan po sa kwanindo tabi, Doc Stella, sa indong appeal sa pagpa-vaccine, either as primary or yung booster shots,
Ano pwede pong mag-walk-in dyan sa mga municipal or city health offices? Sa provincial health office. Pwede po. Yun. Oo. Walk-in na. Iyon po. Igipunta po ini accessible anytime. Tangani pong ma-encourage na po ang public na talagang magpa-booster, magpa- primary vaccines, yung mga aruga yan. Tangani pong medyo protektado po kita. Dito na po halato na magbalik matamaan itong mga unvaccinated ta sinda po ang mga vulnerable, delikado po sinda kasi wala po sindang protection.